OFW, Kadama. Mulat sa umpisa pa lamang, mahirap na sa pag-a-apply, sa paghihintay na makaalis, hanggang sa pamamaalam mo sa mga mahal mo sa buhay. Simple lang naman ang pangarap namin nun. Ang matugunan lamang pangangailangan ng aming mga anak. Ngunit ito pala ang pagiging isang OFW ko pala ang magiging dahilan ng pagwasak ng aking pamilya. Ang dahilan kung bakit nasira ang kinabukasan ng aking anak. Sa araw na sila ay nasa kapahamakan, andito ako sa malayo. Napakasakit lang isipin na wala ako sa panahon na kailangan nila ako, na kailangan nila ng isang ina. Naaalagaan ko ang anak ng iba, napuprotektahan ko sa kapahamakan. Pero ang sarili kong anak, hindi ko naprotektahan. Masama ba ang maging isang OFW? Wala naman kaming ibang hinangad kundi mapabuti lang kayo. Lahat ng hirap, kahit pagod na kami, sala sa init, sala sa lamig, kahit ang dulot nito ay makasira sa aming kalusugan. Pero di kami pwede sumuko eh. Di kami pwede magpatalo. Kasi alam namin na may pamilya kaming umaasa sa amin. Hindi nyo ba alam na sa tuwing may ibabalita kayo sa aming masama, hindi nyo ba alam kung gano'n yun kahirap para sa amin? Na kung pwede lang sana makatawid agad ng Pilipinas, ginawa na namin. Maraming pambabatikos ang aming natitikman. Nakikita nyo kami sa kahit anong social media. Ang saya namin tingnan, di ba? Pero alam nyo, pagpatay na ang kamera, babalik na naman kami sa sitwasyon na mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang. Huwag kang papatalo sa kalungkutan. Isang malaking bahay ang nililinis namin. Araw-araw, buong bahay, hanggang sa kasulok-sulukan, nalinis na ata namin. Pagod sa maghapon, nagugutuman, kulang sa tulog, minsan nagkakasakit na. Pero tuloy pa din kami, di kami pwedeng bumigay. Laban ko to para sa pamilya ko. Uuwi ako nang may mapapatunayan ako para sa pamilya ko. Kasi para sa kanila naman talaga to eh. Isip ng iba, maputi na siguro siya. Makinis na siguro yan. Madami na sigurong pera yan. Alam nyo ba, kung ano man yung nakikita nyo na meron kami, pinaghihirapan namin yun. Pagod, gutom, sama ng loob, na kahit minsan, di ko na nararamdaman na tawa ko. Tulad ng turing nila sa amin. Turing nila sa amin na isa kaming makina na hindi nakakaramdam ng pagod. Lahat ng yan tinatanggap namin. Dito sa abroad, matututo ka talagang magpakumbaba. Kahit alam mong tama ka, wala kang karapatang sumagot o lumaban. Kasi may pinag-iingatan ka eh. Hindi lang ang sarili mo ang iniisip mo, kundi para sa pamilya mo. Ayaw mo sila mag-alala, di ba? Kaya nga, kahit hirap na hirap ka na, pinipilit mo pa rin ngumiti para sa kanila. Natatandaan ko pa nung unang araw na iniwan ko ang aking mga anak. Madaling araw nun, nakahanda na ang maleta ko habang natutulog sila. Pero pinilit ko pa rin halikan sila bago ako tumalikod. Una kong hinalikan ang aking bunso. Tulog na tulog siya. Ang ganda-ganda niya, para siyang anghel. Sumunod kong hinalikan ang panganay ko. Nagising siya. Sabi ko, aalis na si mama. I love you. Tapos sumagot siya, okay po. I love you too, ma. Tapos nakangiti lang siya kahit
Alam ko na masakit yun para sa kanya. Pinilit niyang ipakitang masaya pa rin siya. Kasi alam ko na alam niya na malulungkot ako kung makikita ko siyang nalulungkot. Ito talaga yung pinakamahirap sa pagiging isang OFW. Na kahit ayaw mong umalis, pero kailangan mong tiisin. Magpakatatag para sa kinabukasan nila. Walang ibang nakakaalam kung gaano ako. Kung gaano ako nadurog. Nadurog ng mga araw na iyon. Sa tuwing tinitingnan namin ang aming cellphone, ni isa man lang sa inyo ang hindi mga musta sa amin, na naaalala nyo lang kami pag may kailangan kayo, pag kailangan nyo ng pera. Nang minsan tatanggi kami kasi hindi nyo lang alam kung paano namin pinagkakasya yung kinikita namin. Nasasaktan kami sa tuwing di namin magawang tumulong kasi may mga pangangailangan din kami. Nandyan yung pararatangan nyo kami, na yumabang kami, na di kami lumilingon sa aming pinanggalingan. Hindi nyo alam kung paano kami dito. Kung gaano kahirap ang mag-isa, sarili lang namin ang aasahan namin. Sarili lang namin ang sandigan at sandala namin. OFW, Kadama, tinagurian kaming tagakuskos ng inidoro ng aming amo. Oo, pero ito yung dahilan kung paano namin nabuhay ang aming pamilya. Kamustahin niyo sila, kamustahin niyo kami.